So magandang araw po. Ngayong araw po ay update ko kayo kung anong nangyari doon sa baboyan. Actually may baboy na nabili at nilagay doon. Papakita ko sa inyo yung anong ginawa namin kasi naglagay kami ng something doon para hindi mangamoy yung baboy. At kahit hindi na siya paliguan, no? Kahit hindi na kunin yung dumi, hindi pa rin mangangamoy yung baboyan natin. So may nilagay kami doon. So papakita ko sa inyo mamaya. So but first papakita ko sa inyo yung yung gagawin ko ngayon. So gagawin ko ngayon is lalagyan ko doon ng ilaw. So ikakabit ko dito sa ating solar panel. No, doon pala sa battery na nakakabit sa solar panel. So 5 watts lang yung ilalagay kong tapos ito yung pinakamaliit na wire na nakita ko. No. So tara, papakita ko muna yung baboy, no? So papakita ko sa inyo yung so nandun pala yung tiyuhin namin. Papakita ko sa inyo yung update sa baboy, no? So I don't know if maririnig niyo na siya. Napaka exciting. Papakita ko sa inyo yung ginagawa dito ngayon. So dito pala sa kabila, di pa tapos, no? Actually parang tapos na pala dito. Medyo lilinisin na lang tong flooring, no? Lalagyan to ng mga biik. Naghahanap pa kami ng mabibiling biik. So ito pala yung pintuan, no? Ibang style rin yung pintuan. So, muna DIY na pintuan kasi medyo kinapo sa budget, no? So ang ginawa dito, pag gusto nyo tatanggalin to, hahatakin lang to pataas, no? Hanggang maano matanggal yung pintuan, hindi yung typical na pull and push. So ito hahatakin pataas para makuha, no? So yan lang muna kasi kinapo sa budget. Isang problema namin dito is yung tubig rin, no? Wala pa kaming permanente talagang makuha ng tubig. Although yung kuryente stable na, yung tubig talaga medyo kulang pa. So ang gagawin dito, natatakot kasi kami kumuha sa sapa, baka merong naglalaso ng mga isda doon, baka madamay pa yung baboy. So manually talaga namin kinukuha to doon sa sa city proper, and then dinadala namin dito. So medyo tedious lang hanggang hindi kami makahanap ng solution. So yung una naming solution is maglagay kami dito ng drums, no? Additional drums, at least tatlong drums para may reserve na tubig, especially pag umulan, no? Tada! Ayun. Wala pang pangalan. Wala pangalan ano? Wala pang pangalan. Wala pang pangalan ng baboy. So, malaki na yung binili namin para ready na na ma-breed, no? So, around 50 to 60 kilos. Yung ginawa niya swimming pool yung So, ito yung nilagay namin. So, malaman niyo ba sa video? Kukunin ako na. Wait. Hindi ko maabot. Punta sa kabila. So, ito yung nilagay namin. Rice hull. No? Yung bagong rice hull. Yung sa palay, nilalagay sa palay. So yun yung nilagay namin dito. Yung actually walang baho, no? Hindi nangangamoy yung baboy. Kahit hindi siya paliguan, diyan lang siya dumudumi. Actually, kung mapapansin niyo, tong baboy na to nasa mga 5 araw na to dito. Wala kayong makikitang dumi diyan kasi inaabsorb ng rice hull tapos papunta doon sa ilalim. No, kahit hindi siya paliguan, no, hindi siya nangangamoy talaga. And may catch lang, di ko alam kasi yung explanation. Nilalagyan ng asin yung lupa bago lagyan ng rice hull. I think for para ma-cure yung toxic siguro ng dala ng rice hull. So nilalagyan ng asin. So wala ring langaw dito, no? Hindi rin nilalangaw kasi yung dumi natatabunan ng rice hull, so walang lalangawin, no? Kaya walang langaw. So pag dumumi siya dyan, natatabunan ng rice hull yung dumi niya, napupunta sa ilalim. So yung langaw walang mahahanap. So yung tendency, wala talaga kayong makitang langaw diyan. Kung merong mang langaw, isa, dalawa.
So wala talaga ang linis dito, wala ring amoy. Yeah. Update ko rin kayo kung anong mangyayari sa ano, sa susunod natin na ano dito. Kung anong mangyayari. So, yun. Para may idea rin kayo, especially pag mahihirapan kayo sa tubig. So, pwede nyo lagyan ng ganito na style. Rice hull. Less maintenance. Yun lang po. And maraming salamat.